everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Blusas and welcome back to my channel. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, bakit hindi nga ba sila nananalo? Kung sino-sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, please watch me. Hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat naman ng mga mamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang panotice tayo ngayon. Marami tayong mga panotice mula sa ating mga kaibigan, guys. Kaya hindi na natin patatagalin. Sasagutin na natin ang kanilang mga panotice sa akin. So, guys, para sa unang question. Sabi niya, Mama Sam, tingin mo, bakit nga ba hindi na nanalo ang Indonesia pagdating sa laban ng Miss Universe? So, guys, ito yan. Ako naniniwala ako, mga kandidata ng Indonesia ay magaganda naman talaga lahat, di ba? So, they are pretty. And then, bukod doon sa maganda na sila, nakikita naman natin na pumapalo din naman sila, pumapasok sila sa finalist ng Miss Universe. So, yun, hindi nga lang nakakarating hanggang dulo ng competition. So, dito sa Miss Universe, alam natin na talagang palakasan, pagandahan, pagalingan, di ba? So, yan ang laban dyan. So, dapat mag-focus sila sa training nila. Yung, alam mo yon, yung dapat maghanda ng todo-todo yung kanilang kandidata na ipapadala nila sa Miss Universe. Bakit hindi sila kumuha ng mga Pilipino dyan na pwedeng mag-train sa kanila, di ba? Yung pagdating sa communication skills, pagdating kung paano nila susungkitin yung corona. Kasi nandoon din yung dapat yung dedikasyon mo. So, kulang din kasi sila sa dedicated para na ma-target nila yung corona pang gusto kong kunin. Meron na sila naging isang kandidata na masasabi natin, ako ang galing nito pagdating sa communication skills. Ito nga si Federica, di ba? Na masasabi natin, ako pwede itong mag-Miss Universe nung taon niya. But guys, nasayang kasi naging kulang yung kanyang paghahanda bilang isang kandidata na lalaban sa Miss Universe, di ba? So, yun yung nakikita ko nagiging problema sa kanila. Yes, pinaghahandaan nila yung national costume nila, pinaghahandaan nila yung sarili nila, pero yung dedikasyon doon sa paghahanda, nandoon ba? Sabi ko nga, kapag nagtrabaho ka ng talagang malalim at todo-todo, hindi imposible na hindi ka manalo. So, yun, di ba? So, kailangan, andoon yung lagi, yung love, yung passion na tinatawag, at saka higit sa lahat talaga, yung dedikasyon mo sa ginagawa mo. So, yun yung kulang sa kanila. Yes, magaganda yung kandidata nila, pero ganun yun nangyayari. But, hindi ako nawawalan ng pag-asa para sa mga taga-Indonesia. Naniniwala ako, darating ang araw, masusungkit din nila yung dapat nilang masungkit dito sa Miss Universe. Kung sa Miss International na nasungkit nila, di ba? Napaghandaan, di ba, ng kandidata nila. So, dito din, sa Miss Universe, darating yung araw na makukuha nila ang corona ng Miss Universe. Katulad ng nangyari sa Pilipinas, di ba? Just, wait the perfect time. So, yon. So, yun yung nakikita ko. Kaya, Indonesia, laban lang. We did it, di ba? So, yon. So, next question. Sabi niya, Mama Sam, sa tingin mo, dapat na ba tayong magpadala ng Black Beauty sa Miss Universe? I love that question. To be honest, para sa akin, sabi nga nyo na-interview ko si Gaisel Ortega, it's not that time. Parang hindi pa daw panahon ngayon. Ako masasabi ko, hindi yan sa panahon. Kumbaga, kung merong kandidata dyan na talagang masasabi natin, ay wow, pwede siya ipadala. Why not? Maraming mga sumasali na Black Beauty ngayon dito sa Miss Universe Philippines, pero hindi pa rin
rin natin nabibigyan ng pansin yung galing, yung ganda. Siguro nakikita nila na at kailangan kasi, alam kasi nila kung ano yung hinahanap nila bilang isang kandidata sa Miss Universe. So doon lang yung medyo parang ay okay, so hindi pa siya. So yon. But kung ako tatanungin mo kung merong magaling ngayong taon na to na talagang masasabi natin na pwede ilaban sa Miss Universe, why not? Diba? So bakit hindi natin i-try? Kasi para sa ating package din yan. Kumbaga parang pag-uusapan na ay wow, Black Beauty yung kanilang ipapadala. Maraming bansa na nagpadala ng Black Beauty na hindi naman talaga sila Black Beauty, katulad ng Miss Japan, di ba? So, alam naman natin na Miss Japan, lahat sila mapuputi. Pero one time, bigla sila nagpadala ng Black Beauty. So, pinag-usapan talaga at hindi nagkamali. Noong 2015, di ba? Nakapasok pa rin sa finalist ng Miss Universe. So, ako, naniniwala ako na kaya natin. Pero, syempre, dapat talaga yung kandidata na makukuha nilang Black Beauty, yung kayang sumabay sa mga kandidata ng frontrunner ng Miss Universe. So, yun! So, yun yung inihintay ng Miss Universe Philippines Organization. Yung makakuha sila ng Black Beauty na talagang masasabi nila, eto yon, di ba? So yon. Ako pwede, bakit hindi? Kung this year kung makakakuha sila ng kandidata na perfect for the Miss Universe, why not? Di ba? So yon. So next question, sabi niya, ano po ba ang dapat natin gawin para makuha uli natin ang corona ng Miss Universe? Maghanap. Di ba? So maghanap ng kandidata na talagang masasabi natin ay pang Miss Universe. Kaya natutuwa din ako sa Miss Universe organization ngayon sa Pilipinas. Kasi ano, hindi sila naghahanap ng recycled candidate. Ang hinahanap nila yung bagong kandidata. Kasi hindi natin alam, baka mamaya nasa bagong kandidata pala ang mag-uwi ng corona sa Miss Universe. Either na ang mga nanalo sa atin lately, katulad ni Pia Wurtzbach na paulit-ulit na rin naman sumali sa Miss Universe, sa Binibining Pilipinas, di ba? Bago siya manalo ng Binibining Pilipinas at ipadala sa Miss Universe. Ganun din si Catriona Gray, lumaban na muna sa Miss World Philippines and then sa Miss World and then sumali dito sa Miss Universe Philippines and then yun, nakuha ang corona. So ako, naniniwala ako na makakahanap at makakahanap tayo sa recycle at saka sa mga bago. Pero syempre dapat mahanap natin yung perfect na kandidata. Kasi ako, para sa akin, yung last year, magaling na yung kandidata nila. Siguro I think kulang lang talaga sa communication skills na parang mas palupa sana. Hindi ko naman sinabi na hindi malakas si Bea. Malakas si Bea. Pero kung makakakuha pa tayo na katulad ni Bea and then kung paano magsalita like Catriona Gray, ay winner, di ba? Hindi yung kamukha ni Catriona Gray ang hinahanap natin dito. Hinahanap natin dito yung katulad ni Catriona Gray magsalita at saka ni Pia Wurtzbach, di ba? At saka sa mga ibang Miss Universe. Empowered yun. And then, plus siguro yung katulad ni Bea na alam mo yun, fresh and then matangkad. Yung talaga masasabi natin, marunong pagdating sa entablado, marunong makipaglaro na kalaban niya. So yun yung importante. Dapat you know how to play the game. So yun. So yun yung hinahanap natin. At tingin ko, kapag nakakuha tayo ng ganon, na perfect girl, talagang masasabi natin, ay wow, mananalo tayong Miss Universe. Saka wait the time, the perfect timing. Kasi kailangan din yun. Kasi kahit anong galing ng kandidata natin, eh kung hindi naman time ng Pilipinas manalo, so parang I think hindi rin mag-work. So wait the perfect time. Yung perfect time na yung kapag nakakuha na tayo ng perfect girl para sa perfect time. O diba? So yun. Yun yung nakikita ko, ha. So yun. So next question. Sabi, tingin mo Mama Sam, dapat ba mestiza or morena or Black Beauty ang ipadala natin sa Miss Universe? Ako kahit ano, kahit sino, basta magaling. So, hindi ako naghahanap ng Black Beauty, hindi ako naghahanap ng morena, hindi ako naghahanap ng mestiza. Ang hinahanap ko, Miss Universe candidates. O, di ba? So, yun, dapat ganon. Yung pang Miss Universe talaga. Di ba? So, yun yung hanapin natin. Huwag tayong maghanap na, ay, ito siya, magaling siya, morena siya. So, ito, Black Beauty siya. Because it's not about the color. It's about the how to present themselves. Kasi si Beatrice, kahit pasabihin natin na ay sige, mestiza siya or morena siya or Black Beauty siya, kasi hindi naman yun sa color ni Beatrice eh. Kung paano ni Beatrice ipinresent yung sarili niya sa mga hurado ng Miss Universe, and then yun yung hinahanap natin, yung marunong ipresent yung sarili niya pagdating sa
international fashion. O, di ba? So, yun yung hinahanap natin sa pagiging isang kandidata ng Miss Universe, di ba? Mama Sam, Team Sam, ano sa tingin mo? Pauline Amelex, Victoria Velasquez, Vincent, and Estete Abdera Story. Sino sa kanila ang Miss Universe para sa'yo? Ay, so yun, wala. Charot, so yun. Ako hindi. Silang tatlo ay talagang masasabi natin na pwedeng pang Miss Universe, but depende yun kung paano nila ipipresent. Depende yun kung paano nila ilalaban yung sarili nila sa isa't isa, di ba? Kung paano nila ipapanalo yung contest. So alam naman na nila ang hinahanap sa Miss Universe ay ganito, eh di dapat ganun sila. So yun, sa kanilang tatlo, lahat yan magagaling, walang question sa galing nila, walang tulak kabigin, kumbaga parang sana maipresent nila ng maayos at makalaban lang sila ng maayos sa kanilang mga kalaban. Diba? Kasi yun, kung paano may papanalo yung contest, ikaw ang gagawa nun. So gumawa ka ng something special, something new, kasi nakita na namin yung style mo noong nakaraang taon, eh kung gagayahin mo lang, eh di pa ulit-ulit ka lang doon. So dapat iba naman. So yun, ako naniniwala ako na pwede naman silang tatlo. Pwede si Victoria Velasquez Vincent, pwede si Pauline Amelex, pwede din itong si Estete Abdera Story na sumali at lumaban at manalo dito sa Miss Universe Philippines. But tulad na ng sinabi ko, depende yon kung paano nila ipipresent ang sarili nila sa hurado para manalo sila ng Miss Universe Philippines for 2022. It's not about dahil si Estete siya. It's about kung paano niya ipipresent yung sarili niya, paano niya i-overcome yung mga question. So, paano niya dadalhin at sasagutin ang lahat ng questions sa kanya ng hurado. Diba? So, yun yun eh. So, yun, kung paano siya mag-walk, kung paano siya yung styling niya, kung paano ba siya dito sa bilang isang kandidata. So, yun yun. So, at the end of the story, dapat magaling kang kandidata. You know how to play the game. So, yun yung nakikita ko. For sure, mananalo kang Miss Universe Philippines for 2022. So, yun guys, kayo guys, ano ba guys ang tingin ninyo at sagot ninyo dito sa mga questions na pinag-uusapan natin? Tingin ninyo, bakit nga ba hindi na nanalo ang Indonesia sa kanilang laban sa Miss Universe? At tingin ninyo, ano nga ba ang dapat natin ipadala sa Miss Universe? At tingin ninyo, dapat na ba tayo mag-try ng Black Beauty para sa entablado ng Miss Universe for 2022? At sa kasang nakikita ninyo, kanino kala Steffi, Pauline at Victoria Velasquez Vincent ang kadapat-dapat na makasungkit ng corona ng Miss Universe? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang opinion mo dito sa pinag-uusapan natin. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko, sa aking best friend na si Rona LB, sa aking twin sister na si Kaylin Yang, si Mama Jem na lagi din nakatutok at nakasuporta dito sa channel natin. At sa inyong lahat guys, maraming salamat po. Always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan! See you tomorrow!